Ako po si Tech Shider, at welcome sa aking YouTube channel. Narito po akong muli para ibahagi ang mensahe ng ating beloved Lolo ng 7 Mockdom. Ito po ay ang kanyang paalala sa ating lahat na magpakabanal, na gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Atin pong panoorin ang kanyang pahayag at awitin na inaalay sa atin pong lahat. Namimiss ko na kayo talaga. Alam nyo, wala akong ibang itinuro sa inyo, kundi ang kabutihan, ang magmahalan sa bawat isa. Hindi ko kayo tinuruan na magsiraan. Hindi ko kayo tinuruan na mag-away-away. Hindi ko tinuruan kayo na mag hiwa-hiwalay kayo. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang magkaisa at ang mag-unawaan at ang magmahalan. Umalis lang ako sandali. Nagkagulo na kayo. Anong nangyari sa inyo? Nasaan na ang disiplina sa bawat isa sa inyo na itinuro ko? Itinuro namin sa matagal na panahon. Ngayon, umalis lang ako sandali. Ano na ba talaga ang nangyayari sa inyo? Kaya nga sana mayroong kayong natutuhan. Pero sa nakita ko, iilan na lang ang nakakaalala sa aking mga turo. Mga anak, anak ko kayo lahat eh. Masakit na tinitingnan ko na kayo ay nagkakaganyan. Samantalang ako'y nagmamasid lamang sa inyong mga ginagawa. Hindi ko kayo tinuruan para saktan ang bawat isa. Ang tinuro ko sa inyo ang magdisiplina kayo sa mga sarili nyo. At palagi ko kayong tinuturuan, ipinapaalala, masarap ang magpakumbaba. Kailanman hindi ako nagturo sa inyo na kayo ay magmataas sa inyong kapwa. Hindi ko kayo tinuruan para manglamang sa inyong kapwa. Ang dami kong itinuro sa inyo, nakakalungkot lang kasi sa Luzon, may bahay kami, kaya lang ibininta, hindi nyo pinahalagahan. Ngayon ay napakasagradong bahay namin. Napaka masakit isipin na ang ilinaan naming bahay ay nawala lang ng ganun kadali. Wala naman lang nagmalasakit sa mga anak ko. Ay. Tapos ganito pa yung mga nakikita ko at naririnig. Nasaan na ba ang disiplina sa bawat isa sa inyo? Nasaan na ba yung pagmamalasakit sa bawat isa sa inyo? Na dapat kung mayroong nadadapa, itinatayo nyo. Kaya, siguro, kailangan ko kayong kantahan. No? Para sa pamamagitan ng awitin na ito,
baka sakaling maalala nyo kami. Tutal, hindi pa naman huli ang lahat. Alam nyo ba, ang lugar na yan napaka sagrado. Pero dahil sa mga ginagawa nyong hindi tama, nagbaba kami ng parusa dyan. Pero nasakikita ko, instead na magbalik loob kayo sa amin at magbago, mas lalo yatang lumalala. Kaya sa pamamagitan ng mensahe kong ito, kung may talaga pang nakakaalala sa akin, kakantahan ko kayo. Kahit wala akong gitara, wala akong piano, kung saan man ako ngayon naroroon. Kung talagang kilala niyo ako, mararamdaman niyo ako sa inyong mga puso, sa inyong espiritu, at sa inyong isipan. Ang inyong ama. Na palagi nyo na lang sinasaktan. Hanggang kailan matatapos ang inyong ama sa pananakit sa inyong ama? Mga anak, dapat huwag kayong magpalinlang sa hari ng kadiliman na talaga namang masyado siyang mapaglinlang. Lahat itinuro ko na sa inyo. Pinagtulong-tulungan namin. Naturuan kayo ng lahat ng uri ng depensa. Pero kami nagugulat. Bakit kayo nagkakaganyan? Umiiral na sa inyo ang mga material na bagay. At higit sa lahat, nasisilaw kayo sa kinang ng pera. Na hindi naman yan ang itinuro ko sa bawat isa sa inyo mga anak. Ang tinuro ko ay ang tumulong kayo sa inyong kapwa. Ang itinuro namin ay umanggamot kayo sa mga taong nangangailangan. Pero bakit ganito ang aming nakikita? Bakit ganito ang aming naririnig na lumalabas sa inyong mga bunga? Nasaan na ang disiplina sa bawat isa sa inyo? Nasaan na ang mga batas na itinuro namin sa inyo? Masakit isipin na ang aming ipinundar ay napupunta na sa pagkawala. Nakakapanghinayang ang lahat ng aming inumpisahan na nakikita naming mapupunta lang sa wala. Sana sa pamamagitan ng mensahe nito at sa aking kanta, maalala nyo naman lang kami sa inyong puso. Gusto nyo kaming bumalik? Paano pa kami babalik? Ang banal na lugar na yan, linapastangan nyo na. Mga anak, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Hindi kami nawala. Palagi kaming nasa likuran nyo.
pinakikinggan namin ang inyong mga dalangin. Kaya lang, iilan na lang ang naririnig namin na nagdadasal. Ang itunuro naming banal na dasal, marami na ang hindi gumagawa. Kaya nga, nagugutom kami at nauuhaw kami. Sabi nyo, mahal nyo kami. Hinahanap nyo kami. Pero, nakakalungkot kasi karamihan na sa inyo nakalimot na sa amin. Kaya sana, sa pamamagitan ng awiting ko, ay maalala nyo kami sa inyong mga puso. Sa taknang magsudyang ang palad, matamis kanunay ang magpaubos, ang ganti ug bayad ning luha ko mau'y langit nung damgo ning atong kakabus. Ang gugma, sakit ug katahak sa tago muhila langin taon ako. Bisan ning dugan ko samaran, ana sa kamot mo kay inyong katungod. Magpailub lamang bisan ako sakito kay palad ko nagbuo nako tamayon lang. Kung sa kap pulihay makawang lang, anugon ang akong pagantos. Ang gugma hayahay sa dughan mo, unyahan dumalamang ang akong pagpaubos. Sana maalala nyo ako at tumagos sa inyong mga puso, anak. Blisingan ko na lang kayo. Laksamana Albada Ala Akbar Lakasamatiso Likeratisa Sigudwaraga Dwisto Longness Tigira Gatisto Waraga Sati Likinimarakat Situwari Gatsituwari Gistada Divine Master Suragiriwas Tigira Waratla Grand Master Sigira Waraga Situwaraga Testaura Queen Helen Abdurajak Elizabeth III Stere Guru Warakista Lakara Marakasti Warakasita Di Suruwajidasa
Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire. Laksamana albada daragat stuaraga jistara katsutisa. Lebede suwari kitistura laksamana sikla kuraksa. Esbrosaram siragaratus terikata burata. Labaratida alagat gude esikidagura si stikidagarwata. Korok sikidada. Laksamana istiri kiti suara kasita ragu ratu cita raja. Dara ketubu ada kesiguara kesita isi kedua lagi suara kata istiri kita murkista. Ala akbar istana kata uris tekstina. Ikaw Madeline Silab at ang iyong asawa na si Jerry Silab. Kayo nagkakandak ng meeting na walang pahintulot mula sa mahal na Rina at mahal na Hari. Malaking kalapastanganan yung mga pinaggagawa nyo. Ha? Sumusobra na talaga kayo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Umaasta ka para kang Rina, hindi ka naman Rina. Bakit? Sino bang sinusunod nyo? Sino bang sinasandalan nyo na ipagnagmamalaki nyo? Sobra-sobra yung mga pinaggagawa nyong mga kawalang hiyaan. Unang-una, ginagamit nyo ang mukha ng mahal na Rina. Ginagamit nyo ang mukha ng mahal na Hari. Dahil sa mga personal ninyong mga kagustuhan. Buko na kayo, ha? Binibigyan kayo namin ng pagkakataon para magbago kayo. Pero hindi kayo nakikinig, hindi kayo natatakot. Bakit? Sino bang sinasandalan nyo? Sino ba yung pinagmamalaki nyo? Huwag nyong hintayin, kayo ding mga sinasandalan. Huwag nyong hintayin na bukuhin ko rin yung mga pangalan nyo. Ito ang aking panawagan sa buong mundo. Huwag kayong sumunod kay Madeline Silab at sa kanyang asawa. Dahil lumalabag sila sa kagustuhan ng kalangitan. At lumalabag sila sa kagustuhan ng mahal na Rina at mahal na Hari kasi hindi sila binibigyan ng authority, ha, na magkandak ng mga meeting at mas lalo na yung tinatawag na pag-validate. Walang ibinigay na authority kay Madeline Silab. Kaya kayong mga tao, huwag na kayong magpaluko sa mag-asawa na yan. Dahil marami na silang ginawang kabulastugan, marami silang linuloko ng mga tao. Maraming salamat po sa inyong lahat, at maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na Inang Reynang Helen. The audio that I used, all credit goes to our beloved Lolo of 7 Macdam. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media community, at kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.